niya na kapangyarihan magpalayas ang masasamang espiritu at pagbilinan sa inyong pagkalakbay. Huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tumbo. Huwag din kayong magdadala ng pagkain o pera. Magsuot kayo ng sandalias, ngunit huwag kayong magdadala ng bihisan. Sinabi din niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pagkalis sa bayan ngayon. Kung ayaw kayo tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabo sa inyong mga paa bilang mabala sa mga tanggapin. Umayaw nga ang labing dalawa sa panangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod ng mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Maraming salamat eh. Amen, boys. Yan. So, balikan natin yung ating pinag-aralan last time. Pagkulan ng pansin na sandi. Tatandaan nyo, si Kristo umuwi. Okay, pero ano napansin natin? Walang grand welcome kay Jesus. Okay, expected na ni Jesus na gano'n ang mangyari. Dahil ano sabi niya ng propeta ay hindi talaga tinatanggap sa kanya sa sariling tahanan o sariling bayan. So, alam na niya yun, no? Pero ang kinalulungkot ni Jesus, I'm sure, is yung kawalan ng pananampalataya ng mga tao doon. Okay, nandun na yung opportunity para mag-bless sila. No? Nandun yung opportunity para manil yung mga tao may sakit doon. Pero ano sinabi ng scriptures? Dahil sa kawalan ng pananampalataya, konti lang ang dumating. Okay, yung lamang dumamit kay Jesus at nagpa-pray, okay, at humingi ng kagalingan, pero the rest, hindi nila pinansin si Jesus. Hindi nila pinansin yung presensya ni Jesus. At ang tingin sa kanya ay ordinaryong karpintero na kasama lang nila sa kanilang bayan. So nakakalungkot, no? Na dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, na-miss nila yung opportunity na sila ay pagpalaki ng Panginoon. Okay, hindi sila nakakita ng himala compared doon sa babaeng dalawang taon siyang nagdusa, pero dahil sa kanya ng matinding pananampalataya sa Panginoon, pinalaya siya sa kanyang sakit. Okay? Automatic na wala ang pagdurugo. Okay? Alam niya na dumaling siya kasi hindi na siya dinurugo. Siguro nung bago niya hinihimo yung damit ni Jesus, tulong ng dugo sa kanyang katawan. Okay? Pero pagka-out niya ng ano, bigla na wala ang dugo. Natuyo ang dugo. So yun ang himala dahil sa kanyang pananampalataya. Yun naman last week na pinag-usapan natin, walang himala dahil walang pananampalataya. Ngayon, tuloy natin ang ating kwento. Si Jesus, anong ginawa? Yung labing dalawa niyang alaga, inutusan niya. Isa sa mga bagay na ginagawa ni Jesus, iwala sa kanyang mga alaga. So, sa pagkakataon ito, inutusan niya. Anong inutos ni Jesus? Bumili ka ng patis, bumili ka ng sotin. Ang inutos ni Jesus, okay, papadala kayo sa bayan, okay, mag-pair kayo ng siyempre, na dalawa pair. No? So, magpares-pares. So, dahil magpares-pares, ilang grupo ang tutunan sa bayan. Very good. 12 divided by 2 is equal to 6 groups. So, anim na grupo ang inutusan ni Jesus na pumunta sa bayan. Okay, ano ang gagawin nila doon sa bayan? Okay, kaya ang ginawa ni Jesus, ipayag nyo ang mabuting balita. Kung meron sinasakyan ng demonyo, paalisin nyo. Kung meron
kumbaga, sabihin natin, partner, buddy niya, no? At mas maganda yun na pag nakita niyang gumaling, dalawa kayong nakakita, uy, gumaling! Uy, gumaling siyang demonyo, no? So, hindi lang ikaw yung masasabing nananagin ba ako or naisip ko lang, no? Kundi merong magsasabi na, oo, oh, nakita natin dalawa. So, dalawang mata, apat na mata, okay, nakita natin kung paano ang taong ko ay gumaling. Okay, saan? Sa pamagitan ng kapangyarihan na gumula sa ating Panginoon. So, sa ginawa ng mga disciples, compared last week, ngayon, ang dami namang himala. Okay? Sobra-sobrang himala. Maraming pinaalis na demonyo at maraming nagsigaling. Okay, nakita nyo ito yung last week, wale. Ito, konti-konti lang. Ngayon naman, sa katerba. Okay? Pero, ang isa pang maganda dito, hindi na si Jesus at nagpagaling. Hindi na si Jesus sino ang kanyang pangakibusan. At paano nangyari yun? Dahil sumunod ang alagay. Dahil sa pagsunod nila, okay, nakita nila ang kapangyarihan ay napunta sa kanila at sila ang ginamit ng Panginoon upang gumaling. Ngayon mga kapatid, ang gandang pag-isipan ko. Dahil ano kung mayroong bang may sakit dyan, maghihintay pa tayo ng kinamay, maaaring mag-pray para sa kanya. Hindi. Okay? Dahil kung tayo naan dyan, tayo na mismo. May sakit ka, I lay my hands on you. In Jesus' name, magaling ka na. Yun lang, di ba? Yun lang ang sinabi ng scriptures. Okay, maniwala tayo. I remember, no, nung panahon na nag-minisa pa ako dyan, isang pamilya na lang, takot-takot ang mga ibigil. Takot-takot sila. Bakit? Kasi doon sa serda nila, ay mayroon parang pinaanigan ng demonyo. Okay? Kaya ako pa ang inawag para mag-alis ko tagal-ibay na sa pag-pray over at ano nga ng holy water. Pero po, all you know, no? Kung tayo nasa ganun ng level ng ating pagpapataya, hindi na in Jesus' name, kung may demonyo ka talaga, in Jesus' name, lumayas ka. At maniwala tayo na lumayas. Ano pa? Kung kahit tayo mismo ang may sakit, okay, bago ka dumampot ng damo, ano sabihin natin? In Jesus' name, I can live. Amen? Pero minsan na, dahil medyo nangingi na tayo. So, pati yung pagdapag tayo natin ay medyo parang kailangan natin ng tulong sa ating kapwa. Okay, gaya nyo nga nangyari sa akin no, last week. No, pagkatapos ng mahabang Zoom meeting, pagtayo ko, hindi ko naman ang sakit na rin ko na po. Okay? Ang hirap na hirap ako bumata, di ba? Nag-pwede sa inyo. Pero, ano, nag-request ako ng prayers sa mga kapatid sa church. Okay? At nag-request ako na sana maka-attend pa rin ako ng Sunday. And true enough, God answered our prayers. Nandito ko last Sunday, nakapag-misa tayo. And ngayon, masasabi kong higit na
Sa panahon ito, alam niyo, maraming talagang takot pa rin. Kasi wala akong bakuna, hindi pa sila makalabas. Pero mga kapatid, kung galing sinabi sa inyo, hindi ang bakuna ang aming pagtiwalaan. Ang pagtiwalaan natin ay ang kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo na siyang kumikilos sa atin. Okay? Tenga na may bakuna. No? Tenga na may kong gamot. Pero paano kung wala? Mawawala na tayo ng pag-asa? Hindi. Bakit? Kasi may bakuna, wala ang pag-asa natin ay ang Panginoon Jesucristo. Siya ang tanging pag-asa natin para sa ating kagalingan. Okay? Ang kalungkot nga kasi kahit tayo dito sa simbahan ay mamananampalataya for a time ay binalo ng tao dahil dyan sa COVID-19 na yan. At parang nakalimutan natin ano ba ang ating karapatan? Okay? Ano ba ang responsibilidad na binigay sa atin ng Panginoon Jesucristo? Ano ba ang authority na binigay sa atin ng Panginoon Jesucristo tungkol sa ating mga sakit? Para nakita natin doon ng certain time na tayo mismo ay parang apektado na pwede tayong magkaroon ng COVID at kung ano pwede mangyari, hindi tayo mas perso na bago ng tao. At dahil sa takot na yun, natambunan ang pananampalataya. But thanks be to God. Dahil sa mercy ng Panginoon, dahil sa biyaya ng Panginoon, sa grasya niya, okay, unti-unti, nagigising na tayo, nakikita natin, sino ba talaga tayo bilang mga anak ng Diyos? Amen? Na tayo binigyan din ng authority, okay, to lay hands on the sick and they shall get healed. Binigyan din tayo ng authority to drive out demons. More so, to lay hands on those COVID patients. Pray for them and believe for God's thanks be to God. So, yung dating kadiliman na bumabalot kahit sa atin, nawala dahil sa liwanag na salita ng Panginoon. Ano nga sa atin? Kay words and love ang Panginoon. Okay? Ang salita ng Diyos ay tandaw natin sa ating pinagkakataon. At kasama sa kadiliman yun, okay, yung mga takot na naghari noon, tanggalin natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo, tayo maniwala na ang COVID-19 ay hindi magtatagumpay. Amen. Sabi ko nga doon sa isang pinilis na ako sa ito, COVID-19, C-19. Okay? Si Christ, C-1. Okay, so ang 19, eh, kumbaga sa ranking, eh, mababa yan. No? Hindi man lang siya napasama sa C-10, or top 10, or top 5. Kumbaga sa school. No? So, kumbaga si COVID ay nasa row 4. No? So, paliwala yan, hindi natin dapat bigyan ng atensyon. Okay? Sino ang dapat bigyan natin atensyon? Si C-1. Sino yung C-1? Ang ating Panginoon. Kapatid, purihin natin ang Panginoon dahil sa mensahe na binibigay niya sa atin, dapat palakasin natin ang ating pananampalataya at hindi tayo susunod. Hindi tayo bibigay. Hindi tayo paapekto sa ating narinig o sa ating naramdaman, kundi lalo natin itaas ang ating pananampalataya. Ano ang application natin? Kung meron ilalagyan ngayon, katabi mo, alam mo may sakit, ano ang dapat mong gawin? Layman sa mo. And believe, siya ay magaling. Okay? Sa pang-application natin, maaaring hindi natin kasama. Napalitan
yan